Hi guys! Natatawa ko. Hindi bagay magpaka-sweet sa akin eh. Hello! Kumusta po kayo? Excited akong i-share sa inyo ito. Kaya kahit pawis ako, iba-vlog ko na kaagad to. Dumating na kasi ang matagal ko nang inaantay. Ito ang papers para makaalis na ako ng bansa. Hindi. Joke lang. Ay, nakita niyo yan. Tenderang vlog. So, eto po ang QR code. Dang-da-da-dang! Dang-da-da-dang! Ayan, tenderang vlogger! So, ilalapit ko po ng ganyan, ng close-up, para ma-scan nyo. Ayan. Ay, open nyo yung GCash nyo, or yung online banking nyo, or yung bayan nyo. Ayan. Tapos, lalabas dyan yung pangalan ng store ko, tenderang vlogger. Sendan nyo ko ngayon. Na malimus online ni pero ito po ang QRPH or wallet and banks accepted here. Ito yung QR code ko sa grocery app. So kung binuksan nyo ang online banking nyo, ang GCash or Maya or iba pa, meron pang iba niyan, binanggit ko lang yung common. Ayan, basta mag-i-scan ng QR, hindi ko nga gagalawin. Baka kasi sakaling may mag-send. So kung sakaling may mag-send po, papasok po yan sa Grow Coins ko sa grocery. Yes po. Ito po yung digitalized wallet. Kumbaga, nablago na to before. Gusto kasi na makisabay tayo sa uso. So, kahit na malit lang na tindahan yan, basta meron kang grocery app, pwede kang mag-request nito. Libre lang po ang pag-request. Be patient lang dahil darating siya sa'yo within 2 weeks or 1 month. Actually, sa akin, hindi naman porket nagbablog ako or vlogger ako, ematic na dadating ka agad, diba? So, 1 month po na dumating to sa akin. Kaya po kasi matagal para maiwasan yung pagkakamali. Para, example, tenderang vlogger yung nakalagay dyan. And kasi yan yung name ng store ko sa grocery app. Dapat pag iniscan nyo din ay tenderang vlogger din. Dapat magmatch siya. So, for example, dumating yung QR, tas nakalagay tenderang vlogger. Pagka lumabas, ibang store, Evoni store. Kahit papangalan ko yung Evoni store, madami naman akong kapangalan. Meron naman talagang Evoni store. Diba? So, wag nyo pong ituloy yung pag si-send nun kasi hindi yun mapupunta sa mismong app ninyo, mapupunta yun sa ibang store. Dapat kung ano talaga ang name nyo, tenderang vlogger, name nyo sa grocery app, yun dapat. And mag-try muna kayo ng piso. Katulad ng ginawa ko, nag-try ako, ginamit ko yung GCash app. Click nyo lang yun sa baba para ma-scan. Pag na-scan nyo na tong QR code na to, lalabas ang tenderang vlogger. Kasi yun talaga, ito talaga yun. Tapos, pag nag-send, nag-sample ako ng piso, papasok siya sa Grow Coins, sa transaction. Bukod pa doon, ay meron tayong matatanggap na text na may papasok sa ating amount. Doble yung transaction, yung ma-receive natin. May text at may kita natin sa Grow Coins notification or transaction na merong pumasok. Yun, for kasi ito na yung uso ngayon, guys. Ito, tignan nyo yung mga pwede. Yan yung mga bank. GCash, Maya, Union Bank, China Bank, Land Bank, EUB, yan. Ano ko dyan. So, kung meron kayong mga online banking, katulad nyan, na pwede mag-scan ng QR code, ay pwedeng-pwede. So, ito yung mga common question. For example, ano bang use nyan? Wala akong kikitain, walang additional. Ganyan. So, for example, bibili yung customer mo ng bigas or kung ano man, nagkakahalaga ng 100 pesos. So, wala siyang cash. Merong laman yung GCash niya. Actually, tayo, for example, ika-cash out niya yon sa 100 pesos, dapat meron tayong tutubuin na 5 piso doon. Kasi sa akin, 5 piso yung charge ko sa 100, cash in man or cash out. So, pwede niyang i-cash out yun through GCash. Ang negative naman doon sa GCash kasi nag-i-exceed yung account. Yung advantage kasi na tatanggap ka ng bayad sa tindahan mo gamit itong ating grocery QR code ay syempre babalik yung customer sa'yo. Kasi oo, nakatipid siya ng bayad sa cash out, ba? Diba? So, imbis na magka-cash out siya sa iba or bibili siya sa iba kahit na may malapit na tindahan sa kanila, ang advantage mo ay kahit na medyo malayo-layo ka, pupunta siya sa'yo kasi tumatanggap ka ng payment online dahil meron ka ng QR code ng grocery. So, ito naman para sa mga tindera,
para sa ating mga tindera. Paano yun? Paano natin makakash out yun? Ipunong-puno na. Yan. Kasi kakatanggap ng tanggap. Wala tayong ano. Siyempre, all-in-one si grocery. Meron siyang inegosyo. Diba? Meron siyang load, pay bills, at may pa-cash in din siya. So, gamitin mo yung load niya. Kasi ang sa load, sa pay bills, at sa pa-cash in, ang gamit doon ay grow coins. So, syempre, huwag mong intindihin na nadadagdagan yung laman ng grow coins mo, tapos wala kang kinikita. Kasi pwede mong i-rolling yun eh. Example, nagpapa-load ka, edi gamitin mo yung load ni grocery, nag-pay bills ka, bayaran ng tubig at ng kuryente, o di kung marami kang grow coins, gamitin mo. Doon ka kikita. Mag-add lang tayo ng 20 pesos every transaction or 30 pesos. Sa cash-in naman, kikita din tayo. Depende sa inyo kung ilang percent ang patong nyo. At kung nag-iilista ka, ito ang problema ng iba nating kasari. Pag nag-iilista sila, minsan hindi sila napupuntahan ng shipper or kahit nasa susunod na araw pa ang due date mo, tapos meron ka ng pambayad, gusto mo na magbayad dahil baka abutan ka pa ng due date. So kahit na hindi ka na mapuntahan ng shipper, kung may laman yung grow coins mo, edi pwede mo na ipambayad yun. Hindi ka na mamamroblema na hindi ako napuntahan ng shipper, baka lumagpas sa due date. So kung maraming laman ang grow coins mo, ipambayad mo sa ilista. Ikot-ikot lang, at least mas advantage sa atin kasi alam nila na nag-offer ka ng, eto, tumatanggap ka na accepted here, ayun, no? Wallet and Banks QRPH. So, ano yun eh, parang, uy, punta ka dun kay Yvonne kasi tumatanggap sila. Pag bumili ka dun, scan mo lang yung QR code niya, pwede ka nang makabili kahit wala kang cash. Diba? Ako naman bilang tindera, dahil madiscarte tayo, gamitin mo pag nagpapaload, bayad sa ilista, pay bills, at pa-cash in. Yun mga Mars. Kaya, ano pa inaantay nyo? Next sa tanong, paano yan, Sis Yvonne? Paano mag-request? Okay. Libre lang ito, ha? Punta ka dito sa iyong account. Ayan. At i-click mo ang accept payments. So, ito nakalagay. Processing your QR code. Hindi pa siguro to na-refresh kasi nga, nag-request ako dito. Pero para mag-request ka, dalawang click lang yon. I-click mo lang ng i-click at mag-antay ka lang ng 2 weeks up to 1 month. Pero ako, ha, 1 month siya dumating sa akin. Ayan, so libre lang ito. At pag dumating sa'yo, e-testing mo kaagad. Mag-try ka lang ng mag-send ng piso kung talaga bang legit siya para mapatunayan mo mismo sa sarili mo na real-time yung pasok niya, mga Mars. I-click nyo lang yan, yung accept QR payments. Yun lang, at kung meron ka pang tanong, ay mag-comment ka lang dyan sa baba para sagutin natin. At kung wala ka pang grocery app, mag-download ka na gamit yung link ko. Legit yan, i-click mo yung link. Mapupunta ka sa Play Store, doon mo i-download. At pag naging successful, ang first order mo, may 50 pesos ka na, may 50 pesos pa ako. Diba? Yun lang. Thank you very much for watching.